The Lord be with you. And with your spirit. Coming together as God's family with confidence, let us ask the Lord for pardon and strength. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I feel to do. Through my fault, therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me, the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Most humble Martin de Porres, your charity embraced not only your needy brothers and sisters, but also the very animals of the fields. We hail you and invoke you, splendid example of charity. Listen to the prayers of your needy brothers and sisters, that by imitating your virtues we may live contented in the state in which God has placed us, and carry with strength and courage our cross. We may follow the footsteps of our blessed Redeemer and his most afflicted mind, that at last we may reach the kingdom of heaven through the merits of our Lord Jesus Christ. Amen. By your intense love for man's spiritual needs and cares, in your desire to discover God's goodness in all things, guide me, St. Martin, that I may see God in all things. By your shining example in Christian attachments, from holding in material pleasures that made you dear to what is supernatural and divine, pray, St. Martin, that I may continually grow spiritually in God's grace. By your practice of strict poverty as a means to attain your holiness and intimate friendship with God, we implore you, St. Martin, make us poor in heart and spirit. O Lord, who have given to the world that glorious apostle of humility, St. Martin de Porres, guide us with example and strengthen us through the intercession in our efforts to conform our hearts to the humble heart of your crucified Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. St. Martin de Porres, you always had sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and our hearts pray with great confidence in your goodness and power. The favors you receive from God, encourage us now to ask your intercession. We ask you most humbly to befriend us and assist us from your place in heaven. When you are here on earth, you spend your life loving God in your neighbor. Now that you live in the presence of God, intercede for us and beg the divine physician to give us health of soul and body. Amen. O God, who led St. Martin de Porres with a path of humility to heavenly glory, grant that we may so follow his range of example in his life, as a merit to be exalted with him in heaven. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. To the Philippians. It is we who are in the circumcision who worship in the Spirit of God and glory in Christ Jesus, rather than putting our trust in the flesh, though I can be confident even then. If anyone thinks he
trust in external evidence, all the more can I. I was circumcised on the eighth day, being of a stock of Israel and the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrew origins. In legal observance, I was a Pharisee, and so zealous that I persecuted the church. I was above reproach when it came to justice based on the law. But those things I used to consider gain, I have now appraised as lost in the light of Christ. I have come to rate all as lost in the light of surpassing knowledge of my Lord Jesus Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. The tax collectors and sinners were all gathered around to hear Jesus.
at which the Pharisees and the scribes murmured, "This man welcomes sinners and eats with them." Then he addressed his parable to them. "Who among you, if he has 100 sheep and loses one of them, does not leave the 99 in the wasteland and follow the lost one until he finds it? And when he finds it, he put it on his shoulder in jubilation. What arrival he invites friends and neighbors in and says to them, 'Rejoice with me, because I have found my lost sheep.' I tell you, there will likewise be more joy in heaven over one repentant sinner than over 99 righteous people who have no need to repent. But woman, if he has 10 silver pieces and loses one, does not light a lamp and sweep the house in a diligent search until she has retrieved what she lost? And when she finds it, she calls in her friends and neighbors to say, 'Rejoice with me, I found the silver piece I lost.' I tell you, there will be the same kind of joy before the angels of God over one repentant sinner." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ngayon po talaga ang kapistahan ng ating patron, San Martin. No? Kailang ipinag-iriwang natin sa araw ng Linggo, no? Upang mas marami makadadalo. Well, of course, dahil Linggo, talaga maraming makadadalo kasi Linggo. No? Pero sana din nga po, no, ay marami rin mga na diriwa sa kanyang kapistahan. No? Ay sana nga rin po ay maging bahagi na rin ng kultura na maganda, o maramdaman natin na ito ay isang araw ng pagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang ipinagkakaloob niya sa atin sa pamatnubay ng ating patron na si San Martin de Porres. Kailangan alam, kasi sabi nga natin ay nabibilang yung mga naghahanda. Bagamat po tayo tumutulong, hindi natin nakasanayan. Katulad po ng pamamaraan ng pagkasaray doon sa mga itinuturing talaga nating mga lugar na talagang nagdiriwang ng kapistahan. Pero isa lang ang kasing kadahilanan nakikita natin kung bakit ginawang Linggo ito, sapagkat isa lang mo yung maliwanag, kasi yung mga naglilingkod sa simbahan ay yun yung kanilang free time, Linggo. Kung ngayon natin gagawin, ay di talagang a-absent yung mga naglilingkod sa simbahan para lamang magkaroon tayo ng pagdiriwang. Alam niyo kung sa akin, kung ako lang po itatanungin, no? Mas gusto ko po mismo yung pagdiriwang sa araw mismo ng kapistahan. Kasi doon talaga natin makikita yung talagang kung gaano yung devotion talago sa ating patron si San Martin de Porres. But anyway, nawa po ay
Makita po natin na sa ating pagdaliwang ng kanyang kapistahan, isa po sa dapat nating pagkapasalamat ay alin na tayo ay matuto sa pamagitan ng pagsunod na ipinamanhi ni San Martin de Porres. Nawa ay tayo ay maturuan kung paano sumunod si San Martin de Porres ay tunay na naging alagad ng Diyos. At hayaan niyo po na ibahagi ko sa inyo ang isa sa kanyang mga quotation. Sabi po niya, compassion is preferable to cleanliness. Yun daw awa ay mas maigi kaysa sa ikaw ay maging malinis. Ito po kasi ay sinabi ni St. Martin de Porres noong siya ay pinagsasabihan ng kanyang mga kasamaan, mga Dominican brothers and fathers, na asikasuhin niya muna yung kanyang higaan bago niya tulungan ang mga may sakit. Kasi kaya po yung pinakabuong quotation ito ay ano, compassion is preferable to cleanliness. Reflect that with a little soap, I can easily clean my bed covers, but even with a torrent of tears, I will never wash my soul the stain that the harshness towards the unfortunate will create. Yung malinis ang iyong mga ginamit sa higaan ay nakailangan lang daw ng kaunting sapon. Kung sino mo nga lang naman, no? Nilinisin mo lang, maglalaba ka lang sandali. Yung dumi na ng iyong bed cover ay madaling maalis. Konting sabon lang at kuskus. Pero daw yung staining, yung mancha na nilikha dahil sa hindi natin pangangalaga sa mga kapatid natin na itinuturing natin na masigit na kalunos-lunos ang kalalagayan, ay alin, ay kahit na raw anong dami ng tubig ay hindi kayang mawala ang nabanggit na bahag na dumis ng nilikhang karahasan dahil hindi natin pinangalagaan ang mga kapatid natin na nangailangan. So bahagi po na kung saan ay tamang-tama po ngayong taon na ito, ipinagdiriwang natin ang Year of Mercy. At ito rin po yung punto ng simbahan, yung awa ng Diyos, na tayo ay maging mukha ng awa. Sabi mo nga po, yung pamagat na
simbahan sa pagdalaga ng extraordinary Jubilee Year of Mercy ay tinawag natin Vultus Misericordiae. Nang ibig sabihin niya rin, the face of mercy, ang mukha ng awa, ang mukha ng pagmamalasakit. At kaninong mukha ito? Ang mukha ni Jesus. At yan yung nangyari sa tularan ni San Martin de Porres, lalong-lalo na sa mga may sakit at mga mukha, ang mukha ng awa ng Diyos. Nais niyang ipakita na sa pamagitan ng kanyang pagkilos ay siya rin ay maging daan na daluyan ng mukha ng awa ng Diyos. Kaya ito rin po yung nais natin mabigyan ng pansin. Alam natin, mayroon tayong 7 corporal works of mercy, mayroon tayong 7 spiritual works of mercy. At yung ating pinagtutuunan ng pansin, yung patron of the sick, ay alin, isa lamang sa mga pamamaraan na ipinakita ni San Martin, na rin, na tayo ay maging mukha rin ng awa ng Diyos. Sa pamagitan ng ating panalangin para sa mga may sakit. At sana rin po ay makadagdag din tayo ng mga programa na tumutukoy para sa mga may sakit. At ito po naman yung ating bigyan na higit ng panalangin. Sabi ko nga ay ito yung bigyan natin na higit na pagtugon. Kasi maraming mga may sakit. At kung tusin po ay malaki yung may tutulong natin. Kinakailangan natin na tulungan. Sabi ko nga ay one time mayroon akong nabasang article na yung aming kasalukuyang DOH, marami palang pwedeng may tulong sa mga may sakit. Hindi lamang kung ikaw ay indicted. Hindi lamang kung ikaw ay, kung tawagin natin ay walang trabaho. The very fact na ikaw ay may sakit. Kaya lang, sabi nga natin, kinakailangan natin na makipag-coordinate sa DOH para malaman natin yung mga mechanics. Kasi para mapadali yung pagkilos natin na matulungan natin yung ating mga kapatid na mga may karamdaman. Marami pong gusto tumulong sa mga may sakit at marami mga nangailangan. Pero sabi na natin, wala yung ayuda kung saan natin pwedeng tunay na matugunan. At ito yung nais natin na pasukan ng ating parokya. Isa lang po ito. Marami pa ang mga dapat natin na mabigyan ng higit ng pansin. Na nawa po ay makatulong tayo para sa mga kapatid natin na may mga karamdaman. Well, yung palagi natin ginagawa, pananalangin. Kaya po yung ating kapag-webis, yung 7 to 7, yung po ating health ministry, pupuo din tayo ng isang bagong grupo, yung sa cancer. So, sana po ay kundusin, marami pa po. Marami pa po na tayo na pwedeng gawin. Nabanggit ko sa inyo one time. Sana, pwede rin sana, ang baba ko, no? Yung mga dialysis. Later on, napalitaan ko na yung kalamba
Yung Kalambao kasi may kooperatiba. Yung simbahan ng Kalambao, St. John the Baptist, may kooperatiba po yung kanilang simbahan. Anong ginawa ng kanilang kooperatiba ng simbahan? Nagtayo sila ng isang dialysis center. So, bagamat nabanggit ko noon, ay parang ako misang sa iba, parang mahirap. Pero pwede pala. Pwede pala. Kaya lamang, sabi nga ako natin, ay kinakailangan natin ang pagtulong-tulungan. Pagtulong-tulungan sapagkat maging bahagi po ng ating pagkilos na bakit natin gagawin ito? Kasi, sabi nga natin, ito ay pagpapakita ng mukha ng awat ng Diyos na katulad na ginawa ni San Martin de Porres. Compassion is preferable than cleanliness. Sana po makipakita natin na patuloy, isa pong patuloy na maipamanhik natin, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin na itinuturing natin na naghihirap ng kanilang karamdaman, naghihirap sa kanilang mga sakit, at sa mga taong nag-aalaga sa mga may sakit. Sana po ay mapagtibay natin at makagawa tayo ng mga konkretong programa. Konkretong programa. Kaya po tayo nag-aanyaya, lalong-lalo po doon sa mga may alam po sa mga bagay na ito, na sana po ay huwag kayong mahiya na magbahagi ng inyong kaalaman. Kasi bakit? Kasi gusto mong tumulad kay San Martin. Para ano? Maging mukha rin ng awa ng Diyos. Maging mukha ng awa ng Diyos. Maging mukha ng awa katulad ng mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi yun ang ipinakita ni Jesus eh. Ang mukha ng Diyos. At ano yung mukha ng Diyos? Ang mukha ng Diyos ng awa. Thank you.
Martin Arnold, devotee of the Mother of God. Saint Martin, lover of Mary's Rosary. Saint Martin, honored son of Saint Dominic. Performing menial tasks with holy ardor. Saint Martin, model of obedience. Saint Martin, strong in self-denial. Saint Martin, lover of heroic penance and mortification. Saint Martin, healer of the sick and suffering.